Alright, magandang hapon no sa inyo lahat, mga boss, mga sir no. Muli andito tayo sa ating channel upang makapag-update at makapag-upload ng mga panibagong video no. Syempre kung bago kayo sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share at comment at pindutin ang aking subscribe at notification bell para po updated kayo sa lahat ng video ng ina-upload natin ano po. Magiging topic po natin ngayon ay yung mga minor trouble nitong Airman 750 at saka Airman 390. So makikita nyo sa aking video yung panel. Ayan, yung control panel nitong Airman 750. Siyempre yung una, yung engine speed. At saka yung pangalawa, yung discharge temperature. At susunod dyan, siyempre yung water temperature. At yung pinakahuli po, yun yung hour meter o yung tinatawag nating running hours. Diyan po tayo nagbe-base ng pag may maintenance natin, no? Yung tinatawag natin preventive maintenance. Ano po? So, yan po. Ngayon, makikita nyo, ito po yung gauge o level gauge ng fuel. Kapag pula na po yan, kailangan nyo syempre magdagdag na ng diesel. So, ganyan po kasimple yung ating control panel ano, yung digital control panel. Although na analog at saka digital po siya. So ayan naman po yung kanyang key switch at saka yung air pressure gauge. Makikita nyo. Tapos yan po yung mga basic troubleshooting. Makikita nyo sa mismong panel na yan. Yan po, kagaya po nang nabanggit ko, yan pong nakikita nyo sa video natin ano. Yan po yung tinatawag na pinagsamang digital analog. So kung mapapansin nyo, pindutan na yan, madali pong matutunan, basic lang po kasi. So ang mahirap po dyan kapag kaganyang may error, kaya ito nang gawin nyo po, hindi po maintindihan kung hindi nyo titingnan doon sa manual nya no? So kailangan nyo tingnan yung manual nya para maintindihan nyo yung error na lumalabas dyan sa display niya. Hindi po kagaya ng Atlas yung ating Airman, na yung Atlas ngayon, yung mga bago, parang cellphone na, nakalagay doon yung fuel percentage, running hours, kung ilang bar, tapos nandun po yung history logbook, ganyan. So, kasi doon po tayo magbe-base ng ating maintenance sa logbook natin. Doon po kasi natin malalaman kung kailan tayo nag PMS na huli o yung susundan natin bago ulit tayo mag PMS no? So napakalaking bagay po kapag may logbook po tayo. So yun po yung unang troubleshooting natin ano, basic po na troubleshooting natin sa ating Airman na hinahawakan. So 750 at saka 390, yung PDS PDSF 750 at saka PDS 390, yan po yung ating mga hawak na air screw compressor unit. Ano po? So, ayan po yung unang minor troubleshooting natin. Ano? Yung sa digital panel control natin. So, ito pong mga ganitong klaseng display o yung control display na ganito. Kasi may key switch po yan. Madali lang pong matutunan. Ano? Madaling mapaandar. Ang mga trouble lang po niya, nandiyan naman po nakalagay na dyan. Ngayon, ang susunod po natin na pangalawang trouble, yung ating mga nabibiling diesel. Kung mapapansin nyo po sa video ko na yan, no? Dalawang klase pong kulay yung diesel na makikita ko, nakikita ko sa lahat ng equipment namin kapag dumarating. Yung kulay chocolate at saka yung kulay yellow. Diesel, ano po. So, kung mapapansin nyo sa video natin ngayon, halos parang kulay chocolate po yung laman ano, yung laman ng tangke. Susunod po, ito naman pong kulay yellow na diesel, galing din po sa tangke yan. So siguro nakakabili tayo ng mga diesel na hindi natin alam. Yung diesel po kasi pag nasamahan ng tubig, dalawa po yung nagiging texture niyan ano, dalawa po yung nagiging kulay. Yung isa pwedeng magkaroon ng kalawang kaya nagiging chocolate. Yung isa naman po, nagiging kulay gatas kagaya po nito. So, yung texture po niyan, pag may tubig na, mas lamang na yung tubig,
nag-iiba na po yung color. So pwede pong magkaroon ng problema yung makina nyo, yung mga filter nyo, kung ano man po yung line ng diesel nyo. So pag nag-clog po lahat yun, mamamatay po yung compressor unit nyo. So ang gagawin nyo po dyan, kagaya po na nakikita natin sa video, nililinis po yan lahat, ano. Lilinisin nyo po lahat ng fuel line, magpapalit kayo ng mga filter o filter element, primary, secondary, tapos magpapump kayo, tatanggalin nyo yung diesel nyo, ide-drain nyo lahat yun, nilinisin nyo yung tanke, kasi kapag kulay chocolate yung diesel nyo, maobliga kayong tanggalin yung lahat ng laman ng diesel nyo dun sa tanke. Tapos lahat ng filter nyo, fuel filter nyo, at saka yung mga element, kailangan nyong, kung kaya nyong linisin, linisin nyo, pero kung talagang madumi na, kailangan nyong palitan. So yun po yung magiging solusyon nyo dyan para maibalik yung andar na normal ng compressor unit nyo. Siyempre, pag nakaitit yan, doon na magkakaroon kayo ng problema, hanapin nyo ngayon yun. Kung hindi nyo kayang solusyonan yung troubleshooting, although na minor na trouble yon, pero magiging malaking problema yon kapag ka hindi nyo nagawa ng maibalik sa normal. Magkakaroon po kayo ng medyo malaking problema sa unit, ano po. So pangatlo, sa 750 po kasi natin, yung key switch niyan, yung isang line naka-connect sa pressure switch na tinatawag, kung makikita nyo sa ating video yung pinapakita ko, ano, yan po yung tinatawag nating pressure switch sa ating 750. Ngayon, yan pong nasa ibabaw na yan, may parang allen bolt naman maliit dyan, plastic po yan, tapos may spring po yan sa loob. Tapos yung tatlong line na yon, yung tatlong line ng makikita nyo dyan sa video, yan po yung normally open, normally close, at saka yung common. So nung inaral ko po yan, obserbahan ko po yung laman yan. Una, nung aming galawin yan, nilinis po namin yung loob niyan, ano? Nilinis po namin yan. Ang pagkakaintindi ko nung una, kapag nagkaroon ng tubig, hindi niya kayang ipump yung spring dun sa loob. O hindi niya kayang itulak yung spring para tinatawag natin. Kasi pag normally open po kasi, kailangan magkaroon ng contact yung nasa loob. Kapag tinester nyo po kasi yan, makikita nyo, yung tester, lahat po yan mayroong supply, mayroong palo, ano, may continuity pong tinatawag yan. Ngayon, kapag itinulak mo yung spring, pinaikot mo yung allen bolt dun sa loob, yung plastic, at nakabaon lang siya dun, malalim yung ng spring, hindi po magkakaroon ng contact dun sa loob. No? So, hindi po mag-o-open yung inyong susian kahit anong gawin nyo. Hindi po gagana yung engine start na tinatawag. So, napakalaking bagay po kapag naintindihan nyo kung ano yung proseso ng pressure switch na yun, ano. So, dapat inaalam po natin kung ano po yung silbi ng pressure switch dyan sa ating airman screw compressor, no, na 750. Kasi po magtataka kayo kapag nagsusi kayo at hindi umandar yung makina nyo. So ang gagawin, kanaramihan, gagawin yan, dinidirekta dun sa starter. So may na-encounter kaming ganon. So dapat yung mag-i-start dun sa starter, may alam sa mga makina, no, kung paano yung tamang pag-handle. Kasi meron na pong nangyari sa amin na yung mismong starter nasunog dahil sobrang babad po yung pagkaka-start doon sa starter, no? Yung paglalagay ng dalawang wire. So napaka delikado po, pwede pong masira. Kaya medyo ingat-ingat po kayo kapag ganun yung gagawin nyo. Mag-i-start kayo sa starter, kung hindi nyo makuha doon sa susian, medyo risky po. Kaya medyo kapag kayo isang technician ng mga ganitong unit, medyo aaralin nyo po, ano, yung unit nyo na hawak.
Tapos yung pang-apat po natin, yung oil gauge natin, yung tinginan kung may langis pa tayo o wala na ano po. So dyan nyo po makikita, meron po yan nakalagay na dalawang araw, yung isang araw yung nasa baba, tapos yung pangalawang araw makikita nyo sa bandang taas, ano, yung gauge level na yan. So makikita nyo po yung dipstick na yan, yung, ang tawag po dyan pala dipstick, ano, makikita nyo yan dyan sa 750. Pag tinanggal nyo yung takip ng salinan ng langis, dyan nyo po makikita yan. So yan lang po yung gagawin nyo para malaman kung may langis pa kayo o wala. Panglima po, yung ating compressor oil level, ano. So mapapansin nyo itong unit na to, wala na po siya sa level, ano. So dapat yung tinuturo ko na yan, dapat hanggang dyan po yung oil nitong compressor. Sa compressor po natin kasi, kapag magsasaling kayo, ano, so yung nasa kamay ko na yan, dapat yan po yung pinaka-level niya, ano po. Exact level po yun. Pang-anim, ito po yung makikita niyo sa aking video, yung governor. Ayan. Ito pong governor na to, na tinatawag. Hindi po yung governor na ng mga syudad, ano. So, ang tawag po kasi dyan sa part na yan, governor, ano. Yan po yung parang silinyador nitong ating compressor. Kung mapapansin nyo, yung nasa video ko, yan. Yan, meron pong nut yan. Yan. Ngayon, kapag medyo naglolo, idling po yung unit nyo, pwede po kayong mag-adjust dyan, ano po. Dyan nyo po makikita o malalaman kung kailangan nyong mag-adjust ng silinyador ninyo, ano. So napakalaking bagay po yung governor na yan. Lalo na po kapag may trouble. Meron pong ano kasi yun, parang maliit na butas, may ring sumingaw yan. So malalaman nyo naman kapag may problema na yan, ubod ng lakas ng maririnig nyong hangin dyan sa governor na yan, ano po. So yun po yung indikasyon na maaaring may problema yung diaphragm dun sa loob. So yun po, ano. So, careful lang po sa pag-adjust nyo, ano. So, medyo kailangan ingatan nyo lang po. Ngayon, ito pong susunod natin yung pangpito natin, yung ating coolant. So, makikita nyo dito sa aking video, yan po, nirefer ko yung radiator hose nya. Kasi, nagkaroon po ng butas yan. So, ang ginawa po nila, nilagyan po nila ng tapal, nilagyan ng tape. So, hindi po kasi uubrang lalagyan nyo ng tape, basta-basta yan. Kasi mayroon pong pressure yan. So maglilik at maglilik, maubusan kayo ng coolant o ng tubig sa makina. Yung importante pa naman po na kailangan may cooler kayo sa engine. Kasi syempre pwedeng mag-overheat yung makina ninyo, ano po. So napaka-importante po na kailangan nyo ng coolant. Kapag wala po kasing coolant yan, kagaya po nang nakikita nyo sa video, syempre mag-overheat po yung makina natin, ano, yung engine. Kasi engine drive din po yan, yung mga compressor na yan. So dyan nyo makikita kung ano yung mangyayari kapag naubusan kayo ng coolant. So una, syempre mamatay yung makina nyo kasi mag-overheat po yan, ano. So wag na wag po yung gagawin na pabayaan na mawalan kayo ng coolant. Maging aware po kayo sa hinahawakan yung unit, lalong-lalo na po itong mga to, mga ganitong klaseng unit, ano, mga ganitong klaseng compressor, kasi halos kaparehas po ng mga sasakyan to. Engine drive po yung nagpapatakbo para magkarga ng malakas na pressure ng hangin, ano po. Although na may kakaiba siyang function, pero yung makina po nito, dumidepende pa po rin sa mga kagaya ng langis. Siyempre, maging isa tayong mausisa pagdating sa mga makikita nyong kakaiba sa unit na hinahawakan ninyo. So, yun po yung aking isang advice, ano, malaking bagay sa inyo kung matututunan nyo yung ganito, yung pag-handle ng mga ganitong klaseng unit. Kasi, kagaya po ng nakikita natin sa video, makikita nyo na wala siyang tubig sa kanyang radiator. So possibility na mag-overheat, to
magkaroon kayo ng malaking problema sa makina, yun po yung isang bagay na dapat na hindi mangyari sa makina, ano po. So ayun po, ano, so yung mga video ko sa ating channel, ano, sana makatulong sa mga gustong maging technician. Alam nyo po, ako nagsimula sa kagaya nyo na hindi ko alam yung ginagawa ko dati, ano. Hindi ko kabisado kung ano yung mga part na yan. So madali lang po pag-aaralan pag gusto nyo po, ano. So yun, shoutout po sa mga na kabataan o mga nag-aaral pa lang, ano po. So sana isa po ako sa maging gabay ninyo o yung channel ko, ano po. At maipakita sa inyo yung mga dapat at mga pwedeng gawin ng isang technician na kagaya ko, ano. So ito naman pong susunod natin na ipapakita ko sa inyo yung mga air filter, ano po. Okay mga boss, ta sample ko sa inyo, ano, yung air filter na ng air compressor na to, yung Atlas Phase 400. So ganito na siya kadumi. Ayan, oh. So ang gagawin nyo lang nito, kukunin nyo to dito. So ito yung secondary, ito yung primary. Ayan, ayan, ayan yung primary. So kung mapapansin nyo, yung loob nya madumi na. So simple lang naman, ang gagawin nyo lang, papahanginan nyo lang to. So itong side na to, ito yung engine side. So ayan po, ano. So simple lang naman yung gagawin nyo dyan, gaya po ng binanggit ko, papahanginan nyo. Tapos meron po kasing iba-ibang itsura yung ating mga air filter, ano, sa mga compressor natin. Although na ito Atlas Phase 400, pero yung topic po natin is 750 Airman, ano. Pakita ko lang sa inyo tong sa Atlas Capco Phase 400, ano po. Yung susunod naman po natin ay about sa battery, yan po. At saka yung compressor oil filter. Sunod naman na yung engine oil filter. At saka yung ating oil sender, ano, ayan, yung nasa ating video, ano. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung trabaho niyan at kung bakit kailangan ng oil sender. So yan po yung nakikita nyo ay ni-repair ko. Dahil po tumatagas yung langis na dyan, ano. So meron na pong leakage ng oil sa ating oil sender. Hindi ko lang po alam kung meron pong pressure yan, pero alam ko wala naman pong pressure yan, eh. Pero meron pong lumalabas kasing langis na dyan. Kailangan po natin tingnan kung bakit at kung kailangan palitan. So alam ko may nabibili naman ito dahil isuso naman po yung makina nito. May nabibili naman pong oil sender, ano, pag isuso. Yung mga lahat naman po ng makina may oil sender yan. So yan ang pagkakaalam ko, may nabibili po niyan. So ang gagawin nyo lang po dyan, kapag tatanggalin, no, ikakabit nyo, kuha lang po kanilang labi kagaya po ng ginagawa ko. Tapos nakatouch po yan dyan sa alternator, ano. So yun po yung trabaho nyan. Hindi ko lang masyado kabisado kung yung sensor ba nito nakadepende din sa ating control, ano, yung display natin, kung makikita ba doon kapag ka nag-error. So hindi ko pa na-encounter yung ganong problema. Ang nakita ko lang is nireport sa amin nagli-leak po yung kanyang oil sender dyan sa mismong parang rubber na yan, yung pinaka-cover. So ang gagawin nyo po, kagaya po ng ginawa ko dyan, na naglagay po ako ng epoxy, yung plastic epoxy, nilagyan ko po yan para po masaraduan yung maliit na butas na nandun sa loob. Ngayon po, dahil may epoxy na yung nasa maliit na butas, konting-konti lang naman po yung nilagay ko ron na epoxy. Gusto kong malaman kung maglilik pa siya at kung ano yung magiging resulta ng kinabit natin na idinikit natin na epoxy, yung plastic epoxy, ano. So syempre kailangan natin gawa ng paraan, ano po. Sunod po, ayan po, kung makikita nyo yung ating engine oil filter na replacement, ayan. Tapos yung fuel filter element na nandiyan sa loob, at saka yan yung
primary fuel filter at saka yung ating engine oil gauge. So ayan po. So ito pong nakikita nyo sa aking video, ito po yung halos tapos na natin i-PMS itong unit, ano. So pinapakita ko lang dito yung mga ginagawa ko, pinaprepare ko kapag patapos na po yung ating PMS. Ayan. So ganyan po yung aking mga replacement kapag napalitan ko na yung mga original. Ang Isuzu po kasi available sa market, ano, sa labas, kung mabibili nyo sa mga tinatawag po nating outside market, ano. So mabibili nyo na po yung mga filter nyan, mga engine oil filter. Tapos yung nakita nyo kanina sa akin na level, so ganyan na po yan. Ang gagawin po natin, exact po natin sa tamang level yung ating compressor oil. So kung makikita nyo sa aking tinuturo, yan po yung exact level ng ating compressor oil, ano po. So ganyan na ganyan lang po yung gagawin nyo kapag mag-PPMS ng ganitong unit, ano. So ayan mga boss, hanggang dito na lang po ulit tayo. Hanggang sa mga susunod na video, maraming maraming salamat po, ano.